What's up, mga idol? Nandito na tayo muli. So, bago ang lahat, shoutout muna tayo, ha. Shoutout kay Wen Mark Marco, kay Polo Sakamoto, kay Mary Grace Bustamante of Smash Club 115 North Rizal Chapter, kay Bing Lumaban, kay Jaylin Boto na nakasabay ko kagabi sa Shotgun San Mateo. Namigay rin siya ng sticker sa amin. And kay Raymar Fernandez, yung nakasabay ko rin kagabing isa sa kaibigan natin na naka-NMAX na umakyat kami sa Shotgun San Mateo, no? So, ano ba ang gagawin natin ngayon? So, bale kagabi, sa hindi inaasahan, nayaya ako bigla na umakyat sa Shotgun San Mateo kasi hindi pa ako nakakapunta ron. So yung lugar na yun pala, patarik siya. So unexpected, kasama ko pa yung OBR ko noon, no. So mamaya pakita ko sa inyo yung footage, buti na lang nakuhanan ko. Makikita nyo kung ano yung naging performance naman nito sa akyatan. Talagang matarik siya, no. So ngayon, dahil sa umakyat nga kagabi, ang gusto ko mangyari ngayon, masubukan ko naman to sa uphill papuntang Antipolo. Bale dalawang daan ang pupuntahan natin ngayon, no? Yung from Masinag to Antipolo. Titingnan natin ang performance naman niya, pero ngayon wala naman akong OBR na kasama, kaya sabi ko ako lang muna para matry ko kung anong performance niya kapag nag solo ride ka lang. So mamaya, after natin na makaakyat from Masinag Way papuntang Antipolo, daan naman tayo sa Tikling. Tikling to Antipolo naman. Tingnan natin kung kayang-kaya niyang akyatan, na kung kaya ba niya simplihan lang. So, sige, testingan natin. Antipolo. Tingnan na tayo sa kanan. Oh, traffic. So, kung mga simpleng ahonin lang naman, kayang-kaya niya, wala tayo nagiging problema, no? So, smooth pa rin naman siya, hindi mararamdaman na nahihirapan yung makina. Unlike kagabi, yung sa Shotgun Mateo, talagang binibirit ko na siya, eh. Siguro kung wala akong OBR na kasama, yung mga ganong akyatan, kayang-kaya saglit lang, pero na-survive naman kagabi. Hindi naman umiyak yung makina, hindi naman dumulas yung belt, kaya okay lang. Ito na tayo, maakit na tayo. Pag-testingan ng uphill, kundi doon sa Shotgun San Mateo, saka dito muna sa Antipolo, no? Hindi muna tayo masyado makalayo, eh. Pero nakikita nyo naman, okay na okay, oh.
So natatakot lang talaga ako sa gulong. Lalo na kapag medyo bebengkeng ka. Oh, ay. Wala pa akong tumala sa gulong nito talaga eh. Kaya kahit gusto ko medyo tagilid siya, hindi ko magawa ako katulad niyan. Siguro sa tingin ko kung solo, nag-solo ka na at wala kang OBR, yung mga akyatan, kayang-kaya niya, hindi siya nahihirapan. Para sa mga istaka, yung mga naka-istak pa. So mamaya, after natin dito, lilipat naman tayo doon sa kabila. Medyo pahon din doon sa from Tikling to Pakit naman sa Antipolo. Antipolo pa rin. Okay, tayo naman. Kaya pang umovertake. O, diba? 73 tayo sa akyat. Solo ano pa lang yun, ha? Walang OBR. Ay, natatakot talaga ako pag medyo corner na. Kasi yung kinakatakot ko yung gulong, wala akong tiwala talaga. Sarap sana yung baking. Ay, nako. Baka dumulas yung gulong eh. Ay! So yung akit na yon, hindi ko naman na nararamdaman na nahihirapan yung ating makina, no? Parang okay lang, parang ano, kayang-kaya niya. Sa para sa 150cc siguro okay na okay talaga. To pababa na tayo, ah. Punta na tayo sa Tikling, lipat na tayo ron. So, ikot lang tayo rito. Then, balik na tayo sa taas, no, mga idol. Hindi naman siya ganun kapataas, pero subukan na lang din natin. Bale, ginagawa ko ito para sa test lang naman ng performance ng ating Easyride. Kahit paahon siya, timing pa rin yung makina niya. Hindi mo nararamdaman umiiyak. Katulad sa iba, parang namimersa na siya. Parang caring-caring lang, oh. Unlike dun sa San Mateo kagabi, sa shotgun nga, talagang parang medyo nararamdaman mo ng lalaban eh. Pero, buti na lang, hindi naman dumudulas yung kanyang belt. Hindi ko nararamdaman na nangyari yun. So, ito na. Pakita tayo ulit. Kung naririnig yun lang yung makina, hindi mo siya maririnig na galit na galit. Ito, maahon na ulit tayo, pakit na ulit tayo. Napakaganda ng handling niya talaga, oh. Kahit kanina dun sa cornering doon, nung nasa taas ako. Ang sarap niyang ano, ang sarap niyang dalhin. Parang yung konting piga mo lang umaano agad siya. Umaabante agad. Kundi lang stuck yung gulong ko kanina. Ang sarap yung ano niya eh. Medyo banking-banking ng amote sa daan bigla, no? So, inuulit ko ito. Simpleng akyatan lang to. Pero dahil sa medyo traffic, makikita nyo yung performance naman ng motor. Kung mabibitin ba o hindi. So far, lumalaban naman siya. Okay naman.
So ito, pakita tayo ulit. So iba pa rin talaga yung daan sa shotgun, San Mateo, no? Mas ano talaga siya eh. Bakit talaga kasi siya ng bundok? Mamaya, papakita ko yung picture ng ano. Credit to the owner of the picture na lang. Kasi hindi ko siya makunan kagabi kasi nga, medyo padilim na nung pumunta kami ron, kaya hindi ko masyado na ano yung magagandang ispat na kasi hindi na kaya ng camera. Ano ba yan? Ito, akyat ulit! Oh yeah! Oh, di ba? Ayaw kayo niya. So, baba na tayo kasi wala nang aakyatan dyan. So, sa mga nagbabalak mabili, kumuha nito, subukan nyo na lang din. Yung mga ganitong ano naman eh, in my own opinion lang naman na pinapakita ko lang kung ano yung performance niya sa mga akyatan. Gusto ko rin ipakita ulit yung susunod na ano niya sa gas consumption. Kung after 200 kilometers, kung may nagbago ba. So far, sulit naman talaga itong motor na to para sa akin. Wala akong masabi. Hindi lang naman ako nagsasabi, kahit ibang tao na rin, no. Kasi, makakwento ko lang, ah. Kasi, na nung kinuha ko to, tinago ko muna to sa mga kaibigan ko kasi China brand nga, no. Kasi galing tayo sa Suzuki. So, medyo ano yan, yung apat na tinitingala kuno. So, tinatago ko nga, no. Kasi nahihiya ako, baka i-criticize tayo, no. So, nung unti-unti ko namang pinakita sa kanila, wala akong anong feedback sa nila, nakuha ang masamang feedback. Sa kabaliktaran pa nga nangyari, no. Puro appreciation yung nakuha nating feedback sa kanila. Nag-aaraan sila, nagandahan. Sulit na sulit daw, okay daw. So, ito pa yung isa, no. Yung isang kapitbahay kong ano, naka-erox nga pala, na nagkakawintuhan kami saglit. Na akala ko, i-criticize niya. Kasi nga, naka-erox, diba? Ganun yung iba. Pag naka-erox ka o N-Max ka, i-criticize na agad yung sasakyan mo, no. So, alam mo, sanabi niya sa akin, ang ganda niya na. Sabi ko, oo nga eh. Yung kasi hindi ako makapagsalita nung una eh, kasi alam ko nga ano siya eh. Ano? Alam mo, maganda yung ganyang motor, alagaan mo lang. Yung mga GY6 na yan, magaganda yan. Sabi niyo, medyo ginanahan na ako nun na kasi nga, mukhang ano, mukhang hindi ako dinanito ah. So, sabi niyo, alam mo sabi sa akin, wala yun sa pangalan, nasa pag-aalagaan ng oil yan. Sabi niya sa akin, di mo, tignan mo naman, no? Nakakatawa, no? Tapos yun, nagkakwentuhan na kami saglit, no? Sabi niya, yan ang i-recommend ako sa katrabaho kong motor. Kasi nagahanap din siya ng mga sulit na ganyan. O, diba? So far, wala talaga i-retisay sa akin na kaibigan, kapitbahay. Puro good feedback yung inaano nila, binabato nila sa akin, ha? So, siguro naman, tama nga naman sila, no? Proper maintenance na talaga dapat. So, dapat, huwag pababayaan natin yung oil niya. And, karamihan sa nakakalimot sa mga nag-i-scooter, nakikita akong problema nila is yung gear oil. Yun ang isa sa nag-change oil nga sila, no? Pero di naman sila nagpapalit ng gear oil. So, yun ang nakakasira pala yun ng gearbox, no? Lalo na kung pinasok na ng tubig. So, kung ano magiging owner kayo ng ganito, pakita naman natin na ano, no? Na hindi sirain yung motor natin. Nasa tamang pag-aalaga lang din naman talaga siguro yan. So, ito pa nga pala, nagpapasalamat nga pala ako sa ano, no? Sa ating 112 subscribers. Salamat sa inyo, ah. Salamat sa pagtitiwala nyo, ah.
Marami pa tayong mangyayaring reviews, no. Hindi lang ganito, no. Marami pa tayong gagawin. So, very thankful ako, nakakataba ng puso, no, yung mga lalo ng mga sumuporta. At isa pa nga pala, wala ba kayo napansin dito sa screen natin, no? Dito sa view nyo, wala ba kayo napansin parang gumara? Oh yeah. Isa lang ang ibig sabihin, no? Alam niyo na. Oh, kung napanood yung second video ko na panay parinig natin, oh, natupad. Thank you, Mrs. Easyride. Although hindi naman to yung Hero 8, hindi naman tayo nakakuha ng Hero 8. Hero 4, oh, okay na. Kadalasan naman na, hindi na siya brand niya, second din siya. Kasi may nag-offer din na isang kamag-anak na nakita tayong ganun yung ano natin, no? Yung camera natin, no? Minsan nagkukura pa, no? So salamat, ah. Salamat sa inyong lahat. Dahil din yan sa inyo, sa mga nag-subscribe na yan, nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na magkaroon. So ito ano rin, ah. Nagkaroon din tayo ng ano, ng isang boya mic. So siguro sa tingin niyo kung naging maganda na ba yung audio niyo ngayon, unlike nung dati na ginagamit ko lang yung cellphone for recording, pero sa tingin nyo, okay na ba? So, ang dami natin mga dating na blessing. Ha? Salamat din sa inyo dahil sa mga nagsuporta sa akin na yan. Ginaganahan tayo. Marami tayong naiisip na bagay, no? So, ito, hindi naman sana talaga ito yung content ko ngayon, no? Pero pinakita ko lang sa inyo na yung sa appeal niya, kasi nga, inuulit ko, umakit kami ng shotgun San Mateo kagabi, no? Yung medyo na-challenge ako dun. Maraming salamat sa inyo lahat. So, ito pa pala, may isa pa pala ang good news, no? May nag-o-offer sa akin na isang kaibigan, no? Kung papaabutin ko raw ito ng 200 subscribers, itong channel na to, i-sponsoran daw niya ako ng ano, sticker. Sana kahit 'wag naman 'to, 100 lang pwede na sana, no. Hindi naman 200 pa, no. Pwede ko na ipamigay sa 100, okay na. So, hingi ko lang opinion niyo, guys. Kung nakikita niyo 'tong nandito sa may task ko, sa tingin niyo okay na ba 'yan? Yan, ganyan design mismo. Tanungin ko kayo, ha. Paki-comment na lang kung okay, kasi kung malay mo, 150 subscribers pa lang tayo, bigyan na tayo ng ano, mag-sponsor na. Salamat din sa mag-sponsor, no. Nakakatuwa lang, no. Hindi ko inisip na kailangan ko pang mamigay ng sticker, no. Pero salamat yan dahil sa mga sumuporta sa atin. Maraming salamat. So, bago tayo magtapos, guys, siguro hanggang dito na lang tayo, no. Pinakita ko lang naman yung ano. Wala namang masyadong bago dun. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye.